January. Okay na, okay na. Tama-tama lang para Agnes. Ilang ganyan pa rin? Magandang hapon sa inyong lahat. Ang programa natin ay Bago ang Lahat, Mamamayan Muna. Please like and share our live video, or you may also find out that we have it also on Facebook, Broad Streamcast Communicators. You can also follow me on Facebook at Corazon Alma De Leon, or you may also contact me in my cell phone 0918-912-3546. Kami ho ay quartet ngayon, apat kami. Okay. Ang unang-una ay ang ating course co-host, Sonia Rocco. Ngayon nandito din ang Pangulo ng World Association for Psychosocial Rehab at si Dr. Agnes Casino, a psychiatrist ng National Center for Mental Health. And I understand na working in Surigao, working on mental health of survivors of Typhoon Odette. Tama ba yung description? O sige, greet muna tayo, Sonia. Your turn to greet our participants in this episode. Oo nga. Magandang hapon po sa quartet na naririto, na tinawag ni Cora ang quartet. Unang-una kay Cora na siyang pasimuno nitong Bago ang Lahat, Mamamayan Muna, itong programa na to. At ang ating guest na si Agnes, Dr. Agnes Casino, at of course, the famous Lucy Lazo of Walker. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, bawat episode po ng Bago ang Lahat, Mamamayan Muna ay learning experience. Hindi lang po sa inyo na nakikinig, pero kami din na mga anchor na nandito. Kaya sabik na ako na madinig natin kung anong mga sasabihin ni Dr. Agnes. Siyempre, base yan sa mga question din natin. No? Kung magandang question, maganda rin ang sagot. Kung pangit ang question, pangit din ang sagot. So anyway, dyan lang po kayo, makinig po kayo at tayo'y maraming matututunan ngayong hapon na ito. Of course, to greet Dr. Agnes eh, si ang ating Pangulo ng World Association for Psychosocial Rehabilitation na nagkaroon lang ng conference only last, of course, Friday, Saturday. At napakagaling ng conference ito, kaya may blowout ang ating Pangulo. Ay, hindi ko na sasabihin kung saan kasi inaayos pa. Go ahead and greet our listeners or potential listeners. Go ahead, Lucy. Po sa lahat ng ating mga kakwartet dito sa programa, si Cora at si Nelson. But most especially, I'm very pleased to see that Dr. Agnes Casino is here
Kasi ito po hindi namin makapa. Dating nandito sa Manila at nag-relocate na kung saan may sakuna, kung saan may bagyo, doon po siya ngayon. No? Maybe we should tell more about it. And I'm very happy that she has managed to connect with us. Yun ang aking malaking pangamba. Sabi ko, baka hindi makakonect si Agnes dito sa aming programa, sa ating programa ngayon. And thankfully, she's able to connect. Standby po at palagay ko madaming maikukwento, maibabahagi si Agnes ano niya nararanasan doon sa kanyang kinaroroonan. What to tell about it? Greet ka muna, Dr. Agnes. Greet ka muna, Dr. Agnes. Go ahead. Hello, everyone. Narinig niyo ako? Yes, yes. Maliwanag. Yan, okay. So magandang hapon po sa ating lahat. Nandito po ako sa Surigao City right now. So, at hindi ko alam kung gaano ka strong yung magiging signal later on, but I'm here from Surigao City. So right now, wala naman pong bagyo, but medyo makulimlim because, ayun nga, it's bagyo season again sa parte ng Pilipinas. So sa itong part ng Pilipinas ngayon. So, pero for today, it's gloomy lang and wala pa namang ulan. So magandang araw, magandang hapon sa ating lahat po. Nice seeing all of you. Parang buhay gloomy, ano? Pero sisimulan na natin with the prayer for the nation, which is the standard opening of this program. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. At kung titingnan ninyo, ang dasal na ito ay parang swak na swak sa ating programa. Kailangan pagdasal natin ang ating bayan. At in addition, inuulit-ulit ko yung panunumpa sa watawan kasi lahat tayo ay dapat sabihin ito. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambay ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Clearly, ang guest natin, si Dr. Agnes Casino, ay makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Kasi hindi naman siya magtatrabaho na psychiatrist sa National Center for Mental Health kung hindi siya may love of country, di ba? Kaya simulan natin tanungin siya na kailan ka ba, bakit ka ba naging doktor at naging psychiatrist? Ikwento mo sa amin ang pagiging psychiatrist. Sino nag-influence sa'yo? Tell us your story. Go ahead. Opo. Yeah, so actually, yung pagiging doktor, simula nung bata, ganun na eh. Gusto ko na talagang maging doktor. I think it started by seeing, itong mga tawag dito sa National Geographic, I saw this documentary of a child who died of a snake bite. So, dahil walang doktor. So, this was in Africa. So, wala daw doktor doon, kaya namatay yung bata. So, it started my dream of becoming a doctor. Now, being a psychiatrist, I actually had this very, yung parang fondness of human behavior. So, understanding how people behave, what makes people tick. So, yun yung naging interest ko talaga, even during med school. So, that's why I go into psychiatry. So, ngayon naman, nakikita ko naman siya na hindi lang because of money or nakikinikita because there are only a few of psychiatrists in the Philippines, but more importantly, it's actually the position to not just to serve our patients but to serve also the country in general. At saka medyo cliche pero ganun eh yung fulfillment na nakikita natin when we help a person, an individual with a psychiatric condition or mental health condition, that's lalo pa yung there's that fulfillment
when we see that what we are doing is also affecting the lives of other people surrounding that person with a mental health condition. So, ayan po. Wow, ang paliwanag niya, talagang nakakawaw na kasi simula sa bata hanggang talaga na-realize ng kanyang dream to be a doctor and of course to be a psychiatrist. At nag-influence sa kanya ay yung Geographic Magazine, National Geographic, no? Na istorya sa Africa. Oh. Eh, ang istorya sa Africa, sa Pilipinas din naman ang istorya na yun. Sonia, meron ka namang unang burning question? Hindi, ang burning question ko ay nasa Surigao siya. What brought her there? Kasi sabi yata ni Lucy na, sabi ni Lucy kanina, nandito lang siya sa Manila yata, tapos biglang nag-migrate. Opo. So actually po, yeah, I've been with the National Center for Mental Health and also with the Department of Health since 2011. Tapos recently lang po, 'di ba, may typhoon Odette. So itong December last year, so almost a year from today. So nagkaroon ng typhoon Odette. So kasama po sa akin trabaho as a psychiatrist is to respond to disaster. So katulad ng bagyo nga. So, noong February of this year, sumali po ako. I actually led the team, no, of responders in terms of mental health and psychosocial support dito sa Caraga. So, when I saw, yung nakikita kasi namin dito was really like, yung patients with mental health conditions, sila yung tinatali, sila yung nakatali sa mga bahay, sila yung walang gamot, never been seen by a doctor. Actually, if they go see one, tatawid pa ng isla para lang luluwas sa Surigao City just to get the consultation. So basically, ganon ang nangyari. And so we helped them out, no? But then 2 weeks lang kasi yung naging assignment namin. So when I get back to Manila, so there were kinds of reports and the need also to really help these patients in terms of mental health. Kasi kung tutuusin, kung yung during a disaster, 'di ba, lumilikas yung mga tao, nag-evacuate yung family, but these patients, they are left behind just because they have mental health conditions. So naiiwan sila sa bahay, and most of them or some of them really have this nakakaawang kwento, the story is, so they were left behind with animals with them lang, so they have a cat or dog with them. The rest of the family were just in the evacuation center. And with that devastation also, so I came to realize that mental health services do not reach in this part of the country. So medyo mahirap sa part ng Pilipinas. And so since also with my background, as I mentioned, I've been part of mental health division of the Department of Health. So sa totoo lang, I helped out with the budget policies for mental health services na mapupunta in the different areas of the country. So when I got here, so medyo na frustrate ako because I did not see this medicine. I did not see also the policy being implemented. So wala ako nakitang implementation. So that's sad because I've been part of that the team who was doing all this stuff. And so I got this opportunity to nakita ko there's this chance to stay here and help more in terms of services. So nakita ko yung posting of the United Nations International Organization for Migration. So, and that started, so nag-relocate ako because of that. So, it's just a short-term work with UNIOM. So, this work, I got to come back. So, kaya nandito na ako ngayon. So, I'm leading 12 mobile health clinics addressing, providing services in Caraga and Southern Leyte, yeah, as response to the typhoon or that devastation. Kaya nandito ako ngayon. But it's just short term. But then, yeah, it's a meaningful one. Wow. Clearly. Yes. Wow, story ito, Lucy. Tamang-tama for our
Whopper advocacy, no? Sige, Lucy, comment ka muna. Actually, let me just add, when Agnes introduced herself, she was also, when she was at the National Center for Mental Health, she was the one running the hotline. Tama, Agnes? Lalo ng panahon ng pandemic. Nakikita niya noon kung ano yung trend, yung pagtaas ng mga cases, ng mga kabataan, youth, who kept calling through the hotline. We will ask her to talk about it some more. Si Agnes, met her actually when we were doing the strategic plan for the implementation of the mental health. I think we were made aware that the mental health law was passed in 2018. Ano na ngayon? 5 years na yun. Ano? 5 years na ba? 4 years. And hinahanap natin, ano bang kahulugan yung mental health law na yan? Alam mo, napakaraming batas sa Pilipinas. Pero ano ba ang nagiging epekto nito? Nararamdaman ba yan ng bawat Juan o Juana na nagbibigay ng kahulugan doon sa batas? And I think si Agnes, by even making herself available in a place like Surigao. Surigao ba, Agnes? Yes po. I've been to Surigao, pero yung hawak po is Binangat Island, Siargao, and Southern Leyte. Oo, napaka-exotic at napaka-gandang mga lugar, touristic areas yan. But at the same time, they are what you call the JIDA areas, geographically isolated, disadvantaged areas. And yung mga sinusulat din sa ating Philippine Development Plan. So ito, yung ginagawa ngayon ni Agnes, isinasabuhay niya yung intention na magkaroon ng makatikim ng serbisyo yung mga tao nandun sa Timbuktu, ika nga, no? Nandun sa duluduluhan halos sa Pilipinas. So, it is very rare that you see one professional psychiatrist willing to go out there. And so I say kudos to Agnes. And yet, at the same time, mas nandiyan na siya sa Dinagat, sa Siargao, sa Surigao. Hindi humihinto ng pag-aaral si Agnes. Meron siyang mentor from New Zealand who tutors her in psychiatry via virtual learning. So, pag-aaral siya at the same time, nagtatrabaho siya for those who need the service more. So, I say she's one gem of a person. Yun lang muna, no? Kasi baka may kwento mo lahat, no? Wala na matitira. Yeah. So, kahanga-hanga talaga. Sonia, your turn. No, she said that she was handling 12 mobile clinics. Yes. Parang nakakalula na yun, ano? Ano po siya, ma'am? It's more of like I have 12 doctors under me, so I'm the lead and the team lead. So, since sila din yung nandun talaga sa ground, umiikot ako to oversee how the mobile clinic is, and also make sure na lahat ng kailangan, the resources, we have them. So there is that, we get a lot of help from the government of Japan as well as from USAID and Australian government just for this project. So umiikot naman. Hindi naman ako po yung nandun mismo talaga na nagko-consult, but it's more of overseeing the mobile health clinic. So I have doctors with me. Galing. Oo. I think ito yung nakikita kong development na putting the services, kasi ang issue natin, Lucy, it's just a mental health act. It is not just a law. Ayan ang issue tinatal ninyo sa conference, no? Para maging batas ito, kailangan ipakita natin na mas mahalaga yung ginagawa ni Nita para Agnes, para madala yung serbisyo sa mga areas na nangangailangan. Kasi na-experience mo yun, Dr. Agnes, di ba? Na walang resources kasi masyadong mahirap yung lugar. Ang dami naman lugar sa atin talagang mahirap, Kaya nga sinabi natin, ano ngayon, right now, ang poor natin,
5.4 million ang record ng DSWD. 5.4 million. Abi, napakalaki yun. Sige, Agnes, kwentuhan mo sa lang natin. Ano, how do you walk your path? How do you walk your talk in a way sa area mo? Tell us, day begins. Paano? Go ahead. What's the tips of all day life? Yeah, we already have the law. It's just that siguro yung implementation, we are still grappling the mix of services that we're going to provide. Kasi yung batas kasi natin, it's for everyone, no? Mental health is for everyone. Yun naman ang sinasabi. It's just that, of course, no, lahat ay affected with both COVID and ito yun, yung sa disaster. So ang nangyayari is that we need to find that right mix of services. So how are we going to paano natin i-provide yung mental health services to the general public as well as those populations that are really needing our services, clinical services. So for example po, kung may sakit ka na talaga, saan ka ba pupunta? Sino yung titingin sa'yo? So yun yung kailangan natin malaman. So with our programming po ngayon, ang ginagawa is that we have mental health and psychosocial support or MHPSS. So we have that component, no? Ang nagka-handle nun, we have nurses trained and psychologists trained. So yung MHPSS is addressing sa program namin is addressing the mental health conditions or state of the general public. So what we do, since konti lang naman kami, is that we also train the providers, so in terms of psychosocial first aid, psychological first aid, and psychosocial support activities na mga arts, mga ganun po. So we provide that to the general public, no? That the training, we train actually peer facilitators for mental health on the ground. We train teachers also. We train parents and other barangay workers, no, for them to be able to also, para dumami kami and dumami yung mental health providers and para dumami yung makakakita or makakaintindi how it is in the community. So we have that. So kung meron kasing levels, no, yung sa MHPSS, so that's kind of level 1 muna yung ginagawa in the community. So apart from that also, we recognize, no, the importance of the mental health also of our caregivers or care providers, those who are in the frontline government services. And we recognize that the need also for them, no, to have this kind of mental state, no, that they will be able to a good mental health, no, dahil sila yung magpo-provide ng services. Kasi otherwise, hindi proper or hindi efficient yung provision nila of services kung sila mismo ay hindi okay at lalong affected sila with the disasters and the pandemic. So we also cater to providing them yung we call that care for carers. So we care for them for in order to fill their cup kasi nga hindi nga naman healthy for them to go on working na kahit na burnout na, kahit na they themselves are victims of the disaster of the typhoon or of the pandemic. So kaya meron siyang ganun na component din. And then with the 12 na mobile health clinics, ito yung clinical na aspect. So ito yung identification of people with symptoms talaga of psychiatric or mental health conditions and giving them medication. So ito din yung the usual na pagkakaintindi ng mga tao about mental health, the clinical aspect of it, na may symptoms, tinitreat natin, and we give medications. The other part of the end of our services is actually also helping their families and the community in order for them to be able to accept and help the person with mental health conditions, no? So parang sort of rehabilitation na rin para sa kanila. So ganun siya on the clinical aspect of or on the mental health services that we are providing. So tinahi namin siya into the general health services as well as the public health na approach. Working with the DepEd, working with the LGU, working with communities
for us to also to be able to give that kind of services. And there's also that one important service or one important aspect in our programming now with the International Organization for Migration. Yun yung important program, part of it is that meron kaming, syempre, we are providing shelter and water. So may mga ganun siya, no? So not just shelter alone, but what we did, what's unique with the program is that sa kasi nga, di ba na ano sila na nasira yung mga bahay. So they cannot build on no build zones identified by government. So kailangan nilang ma-relocate. So we kind of relocate them, pero hindi lang 'yon. Nung relocate sila, we asked a family member na nasiraan ng bahay. We asked them to join, so tumulong sa pagbi-build ng sarili nilang bahay. So yes. Pero nung pagtulong nila sa pag-build nila ng bahay, hindi lang siya basta ka lang na magpupukpok ng bahay mo at gawa na. We collaborated with DESDA to provide that training. So, meron silang training on skills such as carpentry, yung mga basic na, yung mga wirings, yung electrical wirings, ganon. So, while they are on that, and they were trained, they were able to, build the house, nagkaroon din sila ng bagong skills. So, na pwede nilang gamitin also for them to get employment after death. So, or after rehabilitation. So, yun siya. So, it's kind of holistic na masasabi ko. I'm very proud of it because yun yung naging ano natin naging tulong sa dito sa part ng na-audit nga ng mga tao or na-disaster ng mga tao. So, yun yung maganda because also addressing kasi addressing also their shelter, yung need nila for shelter, addressing the need for giving them yung potable water and yung skills building sa kanila is also addressing the mental health state of these people. Yeah. Kasi nga, we are providing or we are helping them, kasi yung social determinants of health, which I had the privilege of attending a workshop with Ma'am Lucy and Dr. Ignacio so before the pandemic. So ito nagagamit ko siya here kasi nakikita natin how important it is to address the social determinants for us to be able to improve the mental health of people. Wow. Talagang si Lucy naman guro, tsaka guro. Yung isang kasama natin to, guro. Ito, guro sa mental health. Ang ilan ang naabot mo, ilan ang natulungan nyo talaga in terms of number and quantity? I'm sure the quality is there, no? Pero the quantity. Yes, opo. In terms of transitional shelters alone lang, dito sa Surigao City, we have built 123 houses. So that's 123 households. Wow. Tapos, in terms naman po of our patients talaga, like yung na-address natin with the mobile health clinic, we have given out, we have seen 22,000 patients, both in, in Calaca and Southern Leyte. So, ito, hindi naman po ito lahat ay may mental health conditions. These are patients having consultations in terms of yung mga hypertension, yung mga ganyan. In terms naman po of mental health and psychosocial support, ang na-train namin dito na government frontliners, umabot po sila ng almost 1,000, so 900 something yung natin. And with the provision of direct services for mental health and psychosocial support, nasa din tayo, nasa 8,000. So, ganun. So, yes, kasama po dito yung mga bata. Kasi as I said kanina, we kind of have this program yung skills building sa mga adults. So we help them have yun nga yung carpentry skills, mga ganon. But for children, we are helping them yung learners. What we provided them is our kits. We have this learner's kit, so kasama doon yung mga school supplies na gagamitin ng mga bata
kasi di ba pasukan na again. And we are also providing the teachers and the learners with hygiene kit kasi babalik na sila, so face-to-face classes na, so kailangan nila ng alcohol, kailangan nila ng mga sabon, so mga hand soap, mga alcohol dispenser, masks. So yun po yung mga binigay to children and the teachers. Talagang holistic, no? Tinitingnan nyo yung mga pangangailangan. Sonia, baka gusto mong basahin na muna yung mga... Oo nga, marami na eh. Marami na po. Mayroong mga nag-good afternoon. Si Edlin, pinakauna yata ang dumating eh. Yes. Good afternoon po. And then Glenda de la Cruz, ito yung kinumbita ko na sinabi kong doing mental health coaching. From Sister Emma. Glenda, hello. Nice that you're here. Good afternoon. Kudos to you and your team, Dr. Agnes. Malu you. Good afternoon po. Jinky, bueno ilut. Mapagpalang araw po, Ma'am Cora, Ma'am Sonia, and guest. Joanne Mendoza, magandang hapon po. Hi, Joanne. Cecilia Fajilan. Good afternoon, Dr. Agnes. Medical social workers in hospital settings are oftentimes beset with psychosocial cases. Could your team be resource for the CPD? Hindi ko alam kung ano yung CPD. Well, it's professionally. Agnes, you can answer that actually. Pero ito, tama, tatanungin ko rin yun eh. How are you able to engage the social workers also in the area? Kasi siyempre ang association nila, social workers, pera. Anong may tutulong para masagot yung mga pangangailangan? Ano naging experience mo working with social workers, if you did? Yeah. Go ahead. In our team, actually, we have per doctor, we have two nurses, two social workers with them. So may kasama po talaga kami. So at yung social workers namin in the team is helping, no, particularly with mga demographics, and they are connecting yung mga referrals. So kunyari, yes, kailangan ng laboratory ng isang tao, so it's the social worker who will link this person to get the laboratory. In terms naman of dun sa mental health services, yung social worker din natin has very malaki din yung role ng social worker. Sila din yun, yung sila kasi yung madalas din, no, for example, nagsasabi na meron ngang possible case of a mental health condition. Sila din yung pumupunta sa mga bahay, nagtatanong ng symptoms, and yeah, doing that referral. And if kung walang available na medication, sila po yung nagli-link also to resources kung saan sila pwedeng makakuha yung family ng libreng gamot. So ganun po yung ginagawa ng social worker. And apart from that, of course, no, yung marami din kasing kinds ng social worker. So we have that community mobilizers, we also have the medical social workers, so sila yung nandiyan sa mga hospitals. So yung mayroong mga, yung mga ganun, minsan din sila din yung case managers talaga in the community. So with case management, ang very important doon are the abuses. So yun yung hawak nila kadalasan. And yung nga, as I said kanina, yung mga referrals na kailangan na gawin. So malaki po ang role ng social workers in the community in what we are doing. Well, not just the community setting, but also in the hospitals, no, or in facilities, yung mga health facilities. Malaki din yung role ng ating social workers. Si Delio Aceron ng PhilHealth ay nanonood sa atin. Tama siya. Siya ay nasa Cagayan de Oro naman. Siya ang regional vice president ng PhilHealth. Kailangan matuto din yung mga tao how to access to PhilHealth services, no? May tanong pa kayo, Lucy, Sonia, my colleagues in this effort. Go ahead. Gusto ko lang ibigyan ng emphasis yung ginagawa nila, Agnes, kasi most of the time, ang public, ang nakikita lang nila, yung severe conditions na yun, yung tinatawag nilang mental illness or mental health
conditions. But actually, ginagawa nila Agnes, may preventive aspect eh. Kasi yung bago pa man makaranas ng mental health conditions or mental health disorders, sinasagip na nila kaagad yung pagbibigay mo ng bahay, yung shelter. Yung malaking factor yan kung saan nakaka-stress dun sa mga pamilya at sa mga nanay at tatay. Kaya the fact na binigyan ka agad ng ayuda sa pagtatayo ng bahay is already one intervention to prevent mental illnesses, no? Kaya ngayon yan ang tinatawag nga, binanggit kanina ni Agnes, na ang approach mo yun sa mental health, hindi yung dadali mo na lang kaagad sa clinic. Naramdaman mo, hospital kaagad. Hindi, ang ating nakikita ngayon, bukod dun sa general population, dapat matuto ng self-care, mas mga population-oriented, at saka yung tinatawag na social determinants approach. Titingnan mo yung maaring pag-ugatan, pagsimulan ng mental health disorders. Kasi na nga, na-stress ka, wala kang bahay. Na-stress ka, wala kang makain. Madaming panggagalingan ang mental disorders, mental health conditions. So, the approach that they have taken here tells us that it can be done. Ang tanong ko lang kay Agnes, pag natapos na yung proyekto, kasi ito proyekto na pinondohan ng IOM, no? Or ng IOM. Government of Japan. Paano na ngayon pagka natapos yung proyekto? Kailan ba matatapos yung proyekto? Yan ba maitutuloy yung mga LGU? Paano magiging sistema? Yes. Yeah. So actually, we are towards the end of the program, no? Kasi nga, ay the project, kasi it's until end of November, until tomorrow. But what we did also is actually, as I mentioned kanina, transfer namin yung skills, no, to local government. We have strong collaboration with local government and other agencies. So we worked with DepEd, so sa regional and provincial level, so sa mga divisions nila and sa province. So we worked with them, and particularly dun sa mga BHWs and mga barangay, mga leaders in the barangay. So we also have this, yung peers. So may ina-identify na leaders in the barangay na sila yung chinain to help out with mental health and psychosocial support. So yung ginagawa nila is more of like PFA also, as well as yung mga detection lang ng yung prevention and early detection of symptoms. Tapos yes, meron kami ginagawang mga IEC materials na binibigay, kasi telling them where to go, what to do, or where to call kung kailangan nila ng kung meron silang mga referral. So yung other next na step nito is actually linking them to the health system. So sa mga na-train na rin natin yung mga municipal health officers. So yun yung another step, that's the clinical aspect of it. So nililink natin sa kanila, sila, they were also trained to handle lang naman the mental health conditions na in general, or adult mental health na general population, or sa mga adult population na mental health conditions. Kasi other than that, kasi kailangan na ng specialist, no, na mga na care. So hindi na natin sa training, pero yung basic, how to manage, how to diagnose, ganun. So na-train na po, so na-transfer na rin sa kanila yung ganun na knowledge and skills. So it's just that, of course, this is something that's still going to, that we think naman talaga na ngayon is just the start, no, of the partnership. So hopefully some government agencies, kasi that's the way to go about it eh, na kailangan alam ng government agencies, kasi they are the ones who will be left behind, no, after the project. Sila yung nandyan parate, or sila yung nandyan na makikita ng mga tao. So hopefully with that, masusundan, no, masusundot yung program, and masusundan nila and masusustain yung program. Kasi this is just ilang part lang din to, ilang towns lang din siya, but hopefully it will magkakaroon ng scaling up, no, after of the services after we left them.
Ilang taon na itong ano project in operation? This one, since nasa context kasi siya ng emergency, and usually sa context ng emergency, 3 to 6 months lang po talaga. So there is a need. Oo, very, very short lang talaga siya. So what I know of is that other agencies naman, whether it's the government or the United Nations agencies, they're helping out naman din with scaling up of this program. So hopefully po masusundan pa, and with even without disaster, so this in this area in particular, sana masundan. Kailan ba nangyari yung audit? When did audit happen? When December 17, 2021. Oh, last year. Po. So are you ready to leave, Agnes, to come back to Manila? Yes po, kasi I think that marami ding other areas in the country needing the same. na support. So I think we have linked naman din with dito, strong link with particularly sa regional DOH office in terms of mental health services. So I think the community is also ready now to move forward. So, but then again, since nga this is, maybe I would like to, sabihin ko na rin, kasi there is that special part of the project. Another part of the project that I think is very important to mention is that the building of safe rooms. So it's a climate resilient houses for people. It's not, hindi pa ganun kadami yung nagawa namin, but there are those houses. So itong house, siguro i-describe ko for you to have a picture, no? It can hold like 6 to 8 people, pero kapag nakatayo, they can cover parang during a typhoon, may part of the house is made of concrete, so pwede silang magtago doon. So it is specifically designed na yung roof niya is that paslant siya. That's made of concrete, the whole structure, the half of the house. The other half of the house is actually made of light materials. So kung ano yung available in the community, they can make use of that. So ang mangyayari is that kung kunyari this is typhoon, so they can accommodate, magtago sila dun sa safe room nila, which is the concrete nga, the concrete one. And hindi yung, since slant nga siya, so hindi masyadong mag-i-increase yung pressure ng wind. So masusustain. And they can also invite people to come in. Kung kunyari maliit lang yung family, they can invite kasi nga pwede naman makaka-hold naman ng up to 8 people inside. So yun, the other part naman of the house is actually made yun nga, light materials. So ito naman, just in case there is, kasi nga this area also is prone to earthquake. So for earthquake, pwede silang doon sa light materials. Kasi di ba, mas mahirap naman na nandun sila tapos baka may karoon ng masira yung bahay and it's concrete the other end. But doon na lang sila sa kabila. So they can make use of that. So we call that the climate resilient houses. So it's as of now, the National Housing Authority is taking a look at it kasi nga gusto nilang gayahin in areas of the country para din makatulong. Kasi it's like mura lang siya, so it's like 200,000, almost 300,000 na house. So na rin siya, may dignity na rin for people to live in. Resilience. Sonia, napansin mo, nagbibigay din sila ng parang opportunities for children to do art, to do nakita ko nga pati parang painting sa likod ni Agnes. Sabi ko, siguro nga, kasi si, as an educator, Sonia, of course, ang advocacy niya, yung arts and culture. So, maganda din na makita ito, no? Oo. Cecil, yung bahay na ganyan, parang naging evacuation center na bahay, no? A model? Pwede po siya for neighbors na pumunta. But the goal really is, if there are families who have this kind of houses na ganito, na may safe room, the goal is really
ano no, hindi na natin, hindi na need for people to evacuate in a center. Kasi medyo kung iisipin natin kung mag-evacuate sila to a school, syempre may disruption no in terms of classes. So hindi na sila yung mga bata. Kasi the goal sana after a disaster is that to make yung regular yung buhay nila magiging normal or there's sense of normalcy. So kung kaya yun yung goal. So hindi na sila mapupunta sa evacuation center. And of course from previous data no we gather na maraming nangyayari in evacuation center. So may mga abuses, so mga ganon. So nagkakahawaan ng mga sakit also in evacuation center. So if people will adapt this climate resilient houses or the safe rooms, so at least konti lang yung mga tao that will be displaced during a disaster such as typhoon. So yun yung goal sana. Sabi ni Cecil Bailan, in short, could you team beta top as resource person, sabi, in workshops before renewing the license of social workers, could this kind of service be included in your program? Pero mag-e-end na yata ang program nyo eh. Pero dapat tingnan siguro future. Sonia, meron ba nag-like? Si Gina Lynn Insiong. Good afternoon, Madams Cora Alma De Leon, Lucita Lazo, Sonia Rocco, and Doc Agnes. May heart after that. Cecil Fajilan, in short, could your team be tapped? Ayun, for resource, binasa na to. Continuing education of social workers for renewal of professional license. Good. We have the last 15 minutes, pero bukod doon na nanonood si Jeneline Di Ferrer, Connie Angeles, Presi Bombeta, Noreen Butsko con Gragasin, Tita Arceo, and Mami ni Dina, si Malu De Leon. So, go na tayo, no? So, final words na muna kay Dr. Agnes Casino, and sabihin mo kung anong dapat pa namin gawin sa mga future. Sige, go ahead, Dr. Agnes. So, thank you so much for having me today kasi it's a privilege. It's my privilege, no? Kasi I don't have that, that avenue to talk all about these projects. So, maganda po ito na opportunity for me and to share naging experiences ko dito sa underground. So, thank you for having me. And siguro, I really do appreciate of you having this kind of program kasi nga this is not just educational but it's also there's that opportunity to exchange our ideas of particularly in dealing with issues no that matters to a lot of people or very important to a lot of people. So it's just that siguro for the rest no na nakikinig o nanonood sa atin ngayon isipin natin no what we can do for others also. So maybe it's not really just big thing but what we are doing no for others in small things will if we go get together and put our acts together malaki po yung magiging impact to our communities. So yun yung message siguro na gusto kong ma-impart or matutunan ng mga tao. Kasi yung project namin, this is just part of the country, but kung dadami siya, at dadami tayong gagawa ng projects, then we will have, we call it kasi climate smart na way of living and of course climate smart na health system. Kasi nga ngayon, ito na yon. This is the effect of climate change. So hindi natin siya maiiwasan. And climate change is affecting, of course, our mental health. So yun po. Thank you so much again po. Lucy, final words. Again, well, magpapasalamat ako kay Agnes at pinaunlakan tayo. Marami tayong natututunan na sinasabuhay nga nila yung batas. No? Isang gusto ko na namang ibigyan ng emphasis yung advocacy natin dyan na integrate mental health sa general health service delivery.
hindi yung laging dadalhin mo sa specialist na. In other words, pag lumapit ka sa isang doktor na general physician, pero na-trained sa mental health, pwede na niyang makita kung merong problema ka na dapat tinitingnan bukod sa kung may asthma ka, lumo ka, whatever. Masasabi na niya, oh, kailangan mong mag-exercise, kailangan mong matulog, or huwasan mong pagkukuyat because it can affect your mental health. Usually yan, makikita mo, pag nasungit na, eh, kuyat lang pala, di matulog ka, but it's something that mental health expert or person trained in mental will be able to say. So, maganda yun sana yung approach na yun dahil nga kulang naman tayo ng mental health specialist, ng psychiatrist, ng psychologist, etc. Sana mas madami pang municipal health officers, general physicians na matrain. Nagawa nila Agnes sa proyekto nila. No? They multiplied themselves by training. So yung sabi nga, yung approach na ina-advocate natin, integration into of mental health into general health service delivery. So, yun, tuwa ako doon dahil nakita natin na maaari pala. So, ang kasagutan, dadalhin ko naman sa tinanong natin, is the Philippine Mental Health Act only an act of mental health? No, hindi naman po. Kaya lang, kailangan one step at a time kasi ilang taong pa lang naman tayo. At saka, kapag hakbang dyan, hindi naman din po tayo basta hakbang na parang higante. At sasabihin natin, eto na, presto, nagawa na natin. Ito po ang isang example ng kung paano natin isasabuhay yung sinasabi ng Agnes. At kailangan po, lahat tayo kasama ron. We all have to understand that mental health is everybody's business. So, kung po, thank you once again, Agnes, Sonia, and of course, Sonia. Sonia, meron pang nag-light. Nga, meron dito si, una-una, si Malu. Nice topic po. And then, Jeneline Insyong. Hi, Dr. Agnes. The Provincial Government of Batangas is very grateful to you. Your video talk regarding DOH Kapihan session on how to take care of mental health is being disseminated to all our employees. Thank you so much. Galing. Galing. So, final words na, Sonia. Oo, nako, maraming salamat. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Marami tayong matututunan. I mean, ang pinakamagaling na lesson learned ko today is yung yung working on the ground. Ang mga kwento ni Dr. Agnes ay talagang ginawa niya doon kung saan kailangan, mobile clinics, yung mga natamaan ng typhoon, na may silang sample na bahay, lahat 'yon gawa na, hindi lang talk. Eh si tama nga 'yon, walk the talk, talagang walk the talk. At 'yan 6 months lang ngayon, pero parang ang dami na nilang nagawa dahil parang tumutok talaga, sumubsob. They went deep into the area na hands-on ang tawag diyan. Hindi lang theory. Kaya congratulations, Dr. Agnes, na meron palang mga katulad mo na dapat i-multiply upang, as you said, matulungan ang karamihan na nangangailangan ng holistic approach to building, to rehabilitating, to maintaining our mental health amidst all the issues. Kasi parang natutunan ko rin na lahat apektado. Pag isang, parang mystical body, isang masaktan, lahat nasasaktan. Isang maligaya, lahat masaya. Parang ganon. Meron pang isang humabol, Sonia. Si Mirna Romano. Very interesting topic, mental health. Yeah. So ako na yung last, no? Kasi I only have 1 minute. Babasahin ko na lang yung Rabindranath Tagore na magandang ending. Where mind is without fear and head held high, where the world has not been broken to fragments by narrow domestic walls, where tireless strivings stretch their arms toward perfection, where the mind is led forward to thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom
My Father, Let My Country Awake. In a very real sense, ang programa nating bago ang lahat, mamamayan muna, is a wake-up call for our country na merong nangyayari sa mga komunidad natin na hindi pa alam ng mga nang nakararami. At effort natin ito na mapaliwanag at na ma-explain at may continue ang ating paniniwala na we all must decide to care. Because unless we care about our country, nothing will happen. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Salamat, Dr. Agnes. Salamat, Lucy. Thank you. Salamat, Cora. Thank you.